ko sa Cebu. Salamat sa Katang Airways na sinakyan ko. Hello guys, welcome to my YouTube channel, and for today's video guys, sa wakas, nakauwi na ako, nandito na ako sa Cebu, at nandito ako sa napakagandang hotel dito sa Cebu, ang Bay Hotel. Ito yung pinakamagandang hotel dito sa Cebu guys, ang Bay Hotel. So kung gusto mong pumunta dito sa Cebu at magstay dito sa Cebu, dito ka na sa Bay Hotel, okay? So kararating ko lang ganyan kanina guys, galing po ako sa Qatar. Umuwi na ako, hindi na ako magtatrabaho sa Qatar. Dito na lang ako sa Pinas para marapit sa aking pamilya, okay? So nakarating ako kanina, umalis sa ang sinakyan ko guys galing sa Qatar ay Qatar Airways. So umalis ang Qatar Airways doon sa Qatar 1:45 ng umaga. So nakarating naman dito sa Cebu 4:45 din ng hapon. So 10 oras yung biyahe. 10 oras ng biyahe. So paglapag namin sa airport, hinihingan kami ng yung mga pinilapan kailangan kasi bago kayo, kung ikaw ay OFW, so ito lang ang tip ko sa inyo. Kung ikaw ay isang OFW na gusto kang umuwi dito sa Pilipinas, kung diba dito ko sa Cebu, uwi ka sa Cebu, mayroon niyang pilapan sa online, kailangan mag-fill up ka muna. Fill up ka sa Red Cross, fill up ka sa, mayroon niyang pilapan dyan sa UWA, at mayroon din sa UASIS. So, i-search niyo lang yan, bago kayo sumakay ng aeroplano, kailangan mapilapan niyo yan. Kasi, paglapag niyo dito sa airport, hahanapan kayo ng barcode yung sa pinipilapan ninyo, okay? And then pagkatapos niyong mag-check doon sa immigration, punta naman kayo doon sa may UWA para i-schedule kayo sa swab test. So na swab test na kami kanina, dalawang ilong yung tususugin guys. So medyo masakit konti ng swab test ito kasi dalawang ilong mas ganun-ganun yung dito pa. So kaya medyo pero okay lang guys, at least ganyan naman talaga eh. So kailangan dumatay sa swab test kasi galing tayo sa ibang bansa para safety, okay? So kanina na swab test ako kanina, and then maghintay ako ng resulta sa swab test ko, maaring bukas sabi ng UWA 24 hours to 48 days. So posibleng bukas nandiyan na daw ang resulta. Kapag nandiyan na yung resulta sa swab test, mag-email yun sa email address ko, sa Gmail address ko, kasi mayroon tayong pilapan doon eh. Ilagay yung Gmail address. So mag-email yun kung anong resulta, negative ba or positive. Tapos kung negative or positive ba ang resulta mo, mag-email ka rin sa UWA na ito na yung resulta ko. So kasi magbigay yung UWA ng email address sa inyo pagkatapos nyo ma-swab test, okay? So magbigay yung UWA ng email address. Pagkatapos ma-swab test kayo guys, i-schedule na kayo, dadalhin kayo sa kung saan kayong hotel dadalhin, mag-stay. Kasi ang UWA yung nag-set ng mga hotel kung saan kayo i-quarantine. So kanina dito ko dinala sa Bay Hotel. So napakagandang hotel. See? Masarap ang pagkain at napakamura. Ito yung menu nila. Napakamura ang pagkain nila guys. Sobrang mura at sobrang masarap. Napakamura. Kaya kung gusto mo pumunta dito sa Cebu, dito ka na sa Bay Hotel. So ganyan magadali guys. So pagkatapos, pag nandiyan na yung resulta ko, mag-email ako sa UWA. Tapos ang UWA na ang mag-contact sa LGO kung saan ako halimbawa doon ka umuwi sa Itape. So kontakin lang LGO sa Itape na mayroong OFW na pauwi dyan sa inyong lugar na taga-Lungsod niyo, taga-barangay. So ito yung schedule sa flight niya, sunduin niyo sa pier or sa pantalan. Okay? So pagdating doon, sila nang bahala kung ikaw quarantine na lang or kung quarantine na lang. Okay? So ganoon lang guys. Pagkatapos dito, mayroon ng result, papauwi ka na sa UWA. Ang UWA na mismo ang makatid sa iyo kung saan ka isasakay.
Ganyan ang proseso. So, napakagandang buhay. So, napakadali. Binigyan ka pa ng gobyerno ng libreng hotel, libreng pagkain, mga quarantine ka, libreng pamasahe papunta sa probinsya, pag-uwi. So, wala kang dapat isipin. Napakagandang oportunidad. So, ganun na guys. So, sayo-sayo na ako ngayon. Happy na ako kasi naka-uwi na ako. Kasi napapagod ako sa Qatar. Gusto ko nang umuwi. Dito na ako sa Pinas. Mag-alaga na ako ng mga hayop. Magtanim na ng mga gulay. Magtanim na mga kamuti. Magtanim ng palay. At kung ano-ano pa ang gusto kong itanim. Tapos sabay mag-vlog-vlog ako guys. Mag-vlog-vlog na lang ako guys. So, napagaganda pa ang Qatar Airways na sinakyan ko kanina kasi napaka masarap din ng pagkain. Thank you, by the way, thank you Qatar Airways sa inyong pagpasakay sa akin. At napakamura ang pamasahe, napakamura. Tulad ng Bayo Hotel na napakamura ang pagkain. Napakamura ang bayad sa mga kwarto. At napakaganda pa ang kwarto. Napakagandang hotel. So pag alis ko dito sa Pinas, nung pumunta ako sa Qatar, wala pa itong Bayo Hotel. Ngayon ko lang nakita ito. Pagbalik ko dito, so napakagandang hotel. Napakamura at napaka world class ang dating. Kaya ulit, sasabihin ko sa inyo, pag pumunta kayo dito sa Cebu, dito na kayo sa Bay Hotel. Okay? Bay Hotel. Maaring, anong araw yun? So, today is Friday. Friday night. So, maaring Linggo or Monday, nandun ako sa Bohol. Nandun ako sa Bohol. So, mag-vlog-vlog na lang kuno sa mundo, mag-tumbling-tumbling. Okay, so, sa ngayon guys, na naka-quarantine pa kami dito sa hotel. Puro kami mga lalaki dito na naka-quarantine. So, bawal muna kami lumabas habang wala pang resulta. Dito lang kami talaga sa kwarto. So, bawal kami lumabas. Pag gusto namin mag-order ng mga pagkain, kung nakulangan kami sa pagkain, order lang kami dito. Mayroon silang katalog sa mga pagkain. Napakamura. Mura ng pagkain dito guys. Sobrang mura. So, order lang kayo ng pagkain para i-deliver dito. So, hanggat wala pang resulta, bawal kaming lumabas. Bawal lumabas. Okay? So, ganun lang guys. Ito po sayo-sayo guys sa mga exercise na to kasi pagod ako talaga sa Mayagan kasi ang dami yung proseso pa dun sa airport. Dami pa. Tapos ang taas pa ng pila bago mag-swab test kasi marami din kami umuwi sa Qatar Airways. Halos puno din ng Qatar Airways. Duha to Cebu. Akala ko kunti lang pa sa aero kasi bago pa yung flight ng Doha to Cebu, bago pa ang schedule nila. Yan na yun dati, pero tinanggal nila, ngayon binalik naman. So, akala ko kunti lang pasahero, pero ang dami pa lang. Dami, sobrang dami. Okay guys, so walang siguro akong dapat nang sasabihin. So, kayo lang gusto kayo bumalik din sa Philippines at kung ikaw ay OFW o nagtatrabaho ka dyan sa ibang bansa, manager ka man o kanong trabaho dyan, bago kayo pumunta dito, bago 3 days before your flight, kailangan mag-sign up kayo doon sa may Red Cross na i-search nyo lang sa kanilang website, Red Cross doon, tapos yung UWA at saka yung OASIS. Kung dito kayo sa Cebu, apat yung pilapan nyo. Yung MACPAN, International Airport, mayroon nyo ng website, pilap kayo doon. Kasi pagdating dito, hahanapan kayo ng barcode sa yung pinapilapan kayo lang, screenshot nyo yung barcode. Kasi hanapin doon sa immigration. Okay, so yun lang guys. So, thank you for watching.
my video.